Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Anong oras mo man boyboyan natoy, Shak Gayam, Nimong, Timochi Works. Tata, agsukat nak ti maibaga na giring. Ana ka DJ Giring. Tara, pagpatangan tayo man kung ano DJ Giring at ana ti mi itulong na ti motor tayo na agsukat ti Giring. Nubaru ka lang dito, Timochi Works. Han mo kung maliplipatan, agsubscribe. Ken patingtengam, deta notification bell. Ken ilike mo pa, deta like buttonen. No Ilocano ka, shout out kanya yung amin. Ayos! Kung ang tanong mo ay, ano ba ang giring? Para saan ba ito? Anong maitutulong nito? Nakakabilis ba ito? Tamang-tama, magpapalit ako ng giring dito sa Fino. Ating pag-usapan, not in technical views, para mas mabuting maintindihan kung para saan ba ang giring at paano ba matutukoy kung anong giring ang bagay sa inyo o para sa inyong karga. Kung kargado ang inyong mga makina at napapansin nyong hiyaw na ito, pero ramdam nyong may ibubuga pa ito, dito pumapasok ang itotono natin ang panggilid para yung power ng mismong makina nyo ay may bato niya sa mismong rear wheel niya para may takbo ng mas maayos. Pero kung nakuha nyo na yung optimal na takbo ng panggilid nyo at yun na yung pinaka-optimize niya, pero ramdam nyong may bibilis pa ito, dito papasok ang giring. Ang panggilid natin ay may dalawang bahagi. Ito ang primary at ang secondary pulley. Ang primary, dito nakakabit ang drive face, pulley, backplate at bola. Ang secondary pulley naman, dito yung torque drive, lining, bell at yung spring. At sa likod na bahagi nito, dito nakakabit ang gearing. Ito ang tatalakay natin ngayon. Ngayon, simulang gawin natin ay baklasin muna natin ang panggilid natin. Itong crankcase ay may 13 pieces na tornilyo. Gagamit tayo ng 8mm wrench para mabaklas ito. Ngayon, natanggal na natin yung crankcase cover. Ngayon, ma-access na natin ang gearing part. Ito yung sinasabi kong primary pulley kung saan nakakabit ang drive face, pulley, backplate at bola. Ito naman ang secondary na meron itong bell, torque drive, clutch spring at lining. Gaya ng sabi ko, kung naitono nyo na o na-optimize nyo na mismo ang potential ng panggilid nyo at ramdam nyo may dudulo pa ito, baka kailangan nyo nang magpalit ng gearing. Ngayon, ihalin tulad natin ito sa isang bisikleta kung saan ang binti natin ng makina at yung gearing no, o yung pag-change ng gear sa mga mountain bikes o sa mga bisikleta, yun yung gearing. Ngayon, para lumakas ang takbo ng ating motor, di ba nagkakarga tayo? Simple lang yan. Ihalin tulad natin nga ulit sa bisikleta. Nagte-training tayo para lumakas ang ating binti. Halimbawa, nakaset ang gearing o yung gear nyo sa bike nyo is nasa number 10, kung saan ito ang low gear. Pero yung binti nyo ay kargado. Malamang sa malamang ang mangyari dito is dahil sa lakas ng binti nyo o lakas ng makina nyo, magwiwili ito at malakas sarangkada. Pero not necessarily yun ang kailangan natin o yun ang gusto natin. Ang gusto natin mangyari sa motor natin ay lumakas ang dulo. Kaya nagpapalit tayo o chine-change gear natin para makuha yung mismong optimal na lakas ng bilis ng bisikleta at may tugma dun sa lakas ng binti natin. For example, kahit gaano ka-intense ang training mo para mapalakas ang binti mo, or for example sa motor, kahit gaano kalakas ang makina mo o nagpalit ka ng bore, cam, head, lahat, ultimo lahat sa mismong makina ay napalitan. Kung yung power naman nun ay hindi maibato sa rear wheel natin, wala ding takbo yun. Ang mararamdaman nyo lang, malakas sa rangkada, nag-wheelie, pero patay ang mid to dulo natin. Kaya nagpapalit tayo ng gearing para mas lalong ma-optimize o makuha niya yung pinaka-potential ng power ng makina para maibato sa rear wheel natin at lumakas ang dulo. Sa buong ito, para makuha nyo yung tamang takbo ng mismong motor nyo sa mga scooters is nagpapalit tayo ng bola, pulley, at para mas lalong kumapit naman to at may bato sa mismong rear wheel is nagpapalit tayo ng bell at lining at yung spring. Pero sa susunod na vlog, pag-usapan natin paano ba ang tamang pagtotono ng panggilid. Sa ngayon, pag-usapan muna natin kung ano ba na itutulong ng gearing at paano ito pinapalitan. Paano kung ano ang tamang gearing para sa mismong karga nyo o motor nyo.
Okay mga kamods, ang susunod na gagawin natin is paano ba makuha o malaman kung ano ang final drive ratio ng ating gearing. Pinaka-accurate na pwede nyong gawin is babaklasin ito at bibilangin isa-isa yung gear. Pero kung gusto nyo lang malaman yung final drive ratio ng ating gearing, is pwede nyong i-base sa ganito. Itong bell na to ay bibilangin nyo kung ilang ikot bago niya ma-full turn ang isang rotation ng gulong natin. Kaya ngayon, ang ginawa ko, naglagay ako ng marker para mabilang natin kung ilan ang ikot nito para makuha ang isang full turn ng gulong. Makikita nyo rin sa gulong, ito ay nakatugma doon. Ngayon, simulan natin bilangin. Paikutin natin hanggang makabalik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mapapansin nyo, sa bilang na 10, nakatugma tong bell dito sa marker ko dito, pero meron pa siyang counting difference. Subukan natin kung ilan pa. 10 something. Ngayon, susulat natin yung bilang natin dito is 10 something. Ngayon, para makuha yung pinaka-accurate ratio nito, kailangan natin baklasin at bilangin yun sa isa. At i-explain ko bakit natin kinukuha to para meron kayong basis para kung anong gearing ang babagay sa inyo at for the reason kung anong mas maganda, mas kokonti ba yung ikot ng bell para mabuo ang isang rotation ng gulong o mas madaming ikot ng bell para mabuo ang isang rotation ng gulong. Ngayon, simulan natin baklasin muna. Kung mapapansin nyo, malinis pa yung gear oil natin kahit naka 6 months na siya. Ang gamit ko palang oil dito is Tuban oil or yung Caltex Delo Tuban kung di ako nagkakamali. Ngayon, bakit yung mga iba kapag nag-change oil is kulay puti o kulay krema? Dahil po dito yan. Yung hose na to, wag na wag nyong hahayaang nakabukas lang dahil papasukan yan ng tubig. Once na napasukan ng tubig ang ating gearing o yung gear part, isa itong cause na pwedeng ikasira ng bearing at ang gear natin. At wag na wag nyo rin po itong tatakpan dahil may internal pressure po ang gearing part natin na kung saan kung walang pagsingawan ng init, pwedeng maghahanap yan sa mga oil seal para putukin ito at magkaroon ng tagas. Ayan, kung papansinin natin, napakalinis pa ng ating oil. Pero papalitan na rin natin yan para malinisan natin ng buo yung gearing. Ngayon, tatanggalin natin yung bell, torque drive, lahat po ito na nasa harapang bahagi para ma-access natin yung likurang bahagi kung saan yung gearing natin para ma-measure natin kung ano ang final drive ratio ng ating motor. Ayan. Sunod, ang kailangan natin tanggalin is yung Allen bolt na 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5mm Allen wrench ang gagamitin. Ang pinapalitan natin dito na gearing is itong secondary. Ang secondary gear is ito po. Ito at ito. Ang primary gear naman po ay ito
At ito, ulitin ko. Para makuha ang final drive ratio, is kailangan natin makuha kung ilang ngipin ang primary gear at ang secondary gear. Okay mga kamad, sa mga kita nyo sa loob ng gearing natin ay mga ito. Saan ba ang primary gear? Ang primary gear ay ito at ito. Ang secondary gear naman ay ito at ito. Ang commonly na pinapalitan natin ay secondary gear. Pinapalitan natin ang primary gear kapag ang mga load nyo naman na ang basis nyo na magpalit ng primary gear ay kapag ang load nyo ay umaabot na ng 66, 65, 269, 270 kung may ganun po kayong karga sa inyong motor. Pero kung example na katulad nito ay 59, ang pinapalitan ko lang po sa mga ginagawa ko at itong ginagawa ko sa sariling motor is ang secondary gear, which is again, secondary gear is itong maliit na to at ito. Ngayon, para makuha natin ang final drive ratio na isinulat natin kanina na hindi tayo sure kung ano yung point something, lagyan muna natin dyan, makamahulog. Final drive ratio ng stock gearing natin na stock secondary gearing natin is 1342, which is ang binibigay na final drive ratio nito is 10 point something. Pero ano ba yung 10 point something? Para makuha natin yung pinaka-accurate nito is bibilangin natin isa-isa yung gearing. Simula natin sa primary gear. Siyempre, para hindi kayo mawala at hindi natin babalik-balikan, lalagyan natin ng marker. Ayan. May mark na tayo kung saan tayo magsisimula. Bibilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, sunod yung katambal niya. Maglalagay ulit tayo ng marker para hindi tayo mawala. Simulan natin pagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Okay. Primary gear ratio natin is 15, 47. Okay, sunod naman natin ang secondary gear natin. Bilangin ulit natin. Lagyan natin ang marker para hindi tayo mawala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Ang secondary natin is 13. 13. Yung malaking gear ang susunod. Ito. Lagyan ulit natin ang marker para hindi tayo mawala. Para hindi natin ulit-ulitin. At hindi na tayo babalik. Babalik sa nakaraan kung saan tayo masaya. Shit, putang ina. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 38. Nawala. Ayan, tangina. Yan ang sinasabi kong nawawala. Tangina. Nawawala na lang bigla. Parang bula. Nawala na lang siya ng parang bula. Putang ina. What? What the fuck? Okay, simulan ulit natin. Tangina, nawawala ako. Ito yung marker. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Okay? 42. Ayan. Kahit alam ko naman, inulit ko lang. Tangina. Kahit alam ko naman na, na hindi niya ako mahal. Inuulit ko pa. Inaputa. Okay. Paano ba makuha yung final drive ratio? Paano ba makuha ang final drive ratio na una nating measure kung tama ba ito sa pag-manual na measurement natin is 10 point something. Hindi natin kung alam kung ano yung 10 point something. Ngayon, binilang na natin siya manually, isa-isa. Binaklas natin yung gear. At nakuha natin ang primary is 1547 at ang secondary naman is 1342. Ngayon, kailangan natin tong i-divide. Sa pagde-divide, unahin muna natin. Okay, saglit. Sa pagde-divide, syempre unahin natin yung biggest number bago yung smallest. Okay, sa primary is 47 divided by 15. Ang makikita natin is 3.133333. Ngayon, sunod naman yung secondary. Ang secondary natin is 42 divided by 13, which is ayan, 3.237769230769292. Okay. Para makuha yung final drive ratio is kailangan natin tong i-multiply. Ayan. Kung makikita nyo, accurate yung bilang natin na pinaikot yung gulong ay yung bell para makuha yung final drive ratio para mapaikot ng isang one full turn ang gulong. Pero hindi natin alam kung ano yung point niya. Ngayon, makikita natin, ayan yung final drive niya na 10.12307692303076. Ayan. Same yan doon sa kinukuha natin kanina na 10 point something. Okay, itong gearing na to is for stock. Okay. Ngayon ang ipapalit natin, ito. 1441. Nabili ko lang siya ng 950. Brand niya is Racing Monkey. Ngayon, kocompute naman natin to. Alam naman na natin na 1441, huwag na natin ulitin. Diba? Alam naman na natin na ayaw sa atin, ipipilit pa natin. Tangina. Okay, alam na natin na 1441 yan. Ngayon, 41, sabi natin, divided by 14. Ngayon, nasaan na yung putang ina yun? Ayan. Ngayon, yung secondary natin is ito. Ayan. Lagay natin. Ngayon, kailangan natin i-compute ulit yung primary at yung secondary. Pero ngayon, gamit yung 1441. Gamit ito. Kasi ito yung ikakabit natin. Tignan natin kung ano yung kaibahan nila. Ito, times lang natin to. 2.92857142857714. Okay, ang final drive ratio niya is, kung nakikita, is 9.17 61 90 4 7 6 1 9 0 2. Okay, nakuha na natin tong mga numerong to. Pero ano ba ang ibig sabihin niyan? Ngayon, kung makikita nyo, sa stack is 10 point something. Tapos doon sa ipapalit naman natin is 9 point something. Ang ibig sabihin niyan, mas madaming ikot ang bell para mapaikot ang isang rotation ng gulong ay mas malakas ang arangkada nito o ito ay pwedeng magwili. Pero kapag mas kaunti ang iniikot ng bell para mapaikot ng isang rotation ng gulong, ito naman ay ibig sabihin ay nakakadagdag ng dulo. Kaya ibig sabihin nito, itong 10 na to, mas mababa itong papalit nating gearing. Ibig sabihin, makakakuha tayo ng
much greater potential sa dulo. Yun ang point ng para malaman natin kung ano ipapalit nating gearing. Ang next na ituturo ko is paano ba ikabit ang gearing na ipapalit natin. Tulad nito, papalit natin dito. Ang kailangan lang naman natin gawin is kailangan natin ito ipasok dito. Huwag na huwag niyong pupukpukin dahil lalaki ito at hindi may ipapasok o ikakasira ng mismong bearing. Para matanggal ito, kailangan natin ng press o hydraulic press. Nagyan muna natin ng konting oil. Ito pala mga kamads ang gamit kong gearing. Ayan, Delo Gear SAE40. Ginagamit ito sa mga truck. Ayan, nakabit na natin yung 14. Ito yung secondary, tas yun andun, at ito naman yung primary. Ngayon, hugasan na lang natin at ikakabit. Okay, kung mapapansin nyo, ipapalit natin gearing. Ito na, i-press na natin dito. Mapapansin natin bakit may butas-butas yan. Yung butas na yan, ito po yung tinatawag na lighten gear. Paano natin mapatunayan o ma-check natin kung gaano kabigat ang difference nila. Oh. Ang stock gearing natin, bigat na is 312 grams. Samantalang yung racing gear naman, ay papalit natin gear is 244. And 244, tapos yung stock gearing, ulitin natin, it's 313. Okay, ang difference ng dalawang to ay 69. Yan, mas mabigat ang stock gear natin ng 69 grams kumpara sa ipapalit nating lightened gear. Papansin niyo yung plate niya is yan, concave. Bale yung ganito, ayan, sa harapan. Samantalang nyo yan naman sa likod. Tabang washer ang mauna bago yung manipis. Ngayon, kung okay pa naman yung gasket nyo, no need naman palitan, pero lagyan nyo na lang ng pangdikit para sure na hindi magtagas.
Record. Parang init. Okay mga kamods, natapos na po natin yung pagkakabit ng gearing. Kung papansinin nyo, sa aking motor, may nabago po rito. Nagpalit po tayo dito ng GenioShock. Ayan. Nagpalit po tayo ng GenioShock ng Honda dahil ang dati nakakabit dito is YSS. Alam naman natin yung YSS shock is medyo mataba yung shock. Kaya nagpalit tayo ng mas maliit na shock o yung diameter niya, tama ba? O yung taba niya. Para ma-accommodate natin, magpapalit tayo ng gulong na 100x80. Ang nakakabit po dito ngayon is 9080. At isa pang napalitan ay carbon lodi. Crankcase cover na gawa ng North Carbon. Shoutout North Carbon, Ral Carag. Ayos! Tapos sa kabilang bahagi, sundan mo ako. Punta ka dito sa kabila. Kung sa last vlog, nakita nyo yung pagkakabit natin o gumamit tayo ng pipe ng salty. Ngayon, napinturahan na po natin ng high temp paint. Sa susunod na vlog, pag-uusapan natin kung ano yung mga nakakarga dito. Magsimula sa black, segunyal, kung anong cam, anong compression, ano yung tono ng carb para magamit natin yung stock pipe. Alam po naman na kasi natin na bawal ang mga aftermarket pipe katulad ng mga ito. Dahil hinuhuli po yan ng mga traffic enforcer o mga kapulisan at LTO. Kaya kapilitan, sinubukan natin at pinilit natin ito, no, ang karga natin sa stock pipe. Pag-uusapan natin yan sa susunod na vlog. Balik tayo sa harapan. Okay mga kamods, hanggang dito na lang ang ating video. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para sa mga updated videos ng Mojoworks. At pasabugin mo na rin ang like button. Ayos! Kung may suggestion ka, komento, i-comment down below. Laging tandaan, the learning stops when the video ends. Respeto sa nauna, suporta sa kasabayan, at tulungan sa baguhan. Ayos!